sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling nagpahayag ng suporta para sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Hataw Balita! Mga Chinese vessel na nakita ng Philippine Coast Guard malapit sa Pag-asa Island, hindi pa rin umaalis. Hataw Balita! Ilang senador isinusulong na ang mas mahigpit na parusa sa mga eskwelahan na masasangkot ang mga estudyante sa hazing. Hataw Balita! Patong-patong na kasong murder inihain laban kay Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Tevez sa Department of Justice. Hataw Balita! Grupong piston at manibela ititigil na simula ngayong Miyerkules ang dapat sana'y isang linggong nationwide transport strike. Hataw Balita! At MRT 3 at LRT Line 2 maghahandog ng libreng sakay para sa lahat ng mga kababaihan ngayong Miyerkules. Hataw Balita! Una sa ating mga humahataw na balita, muling nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng hukbong sandataang lakas ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, kailangan pa itong maisulong upang epektibong mabantayan ang teritoryo ng bansa. Sinabi ito ng punong ehekutibo sa turnover ceremony ng C-295 medium lift aircraft para sa Philippine Air Force sa Pampanga nitong Martes, March 7. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. While this equipment will boost the readiness of our Air Force to respond to any contingency, there is still a need to further improve our capabilities to effectively cover our territory. Ang C-295 medium lift aircraft ay isa sa tatlong units na na-acquire ng Pilipinas sa bansang Spain sa ilalim ng AFP Modernization Program 2. Magsisilbi itong airlift support kapag dumarating ang mga kalamidad o sakuna at maaaring gamitin sa pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang dagdag na asset na ito ng Air Force ay malaking tulong kapag humaharap sa malaking hamon ang bansa. The country is also challenged by various climate-related hazards which can potentially paralyze government and business operations. In these moments, the AFP is called on to do more. Through the additional C-295 aircraft, the AFP will be able to provide more responsive support to government agencies, especially in emergency situations, and on humanitarian assistance and disaster response operations. Matapos ang turnover ng aircraft, sumakay naman ang Pangulo sa FA-50 fighter jet bilang bahagi ng Capability Demonstration Flight. 4 na FA-53 nang nag-escort sa Pangulo sa kanyang mahigit na 30 minuto na paglipad. Binigyan ng Air Force ng call sign si PBBM na Lawin. Hataw Balita! Iwala ang Department of Finance o DOF na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng inflation rate sa bansa. Sa pagtaya ng DOF, posibleng nasa 4% na lang ito sa Oktubre at maaari pang mag-average na lamang sa 3.1% pagtungtong ng taong 2024. Gayunman, may mga long at short-term solution nang inihanda ang pamahalaan upang pigilan ang muling pagbilis ng antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Kabilang narito ang pagtutok sa presyo ng pagkain na pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, kabilang sa mga plano nilang gawin ay ang pagtutok sa agricultural production na pinaglalaanan ng malaking budget. Kasama rin ang pagpapabili sa proseso ng pag-aangkat ng mga produktong agrikultura upang hindi na makaranas ng shortage ang bansa. Pakinggan po natin si Finance Secretary Benjamin Jokno. May mga requirements kasi na nakaka-delay ng paglabas ng produkto from the ship. Pag nag-angkat ka, bago mo mailabas sa customs, maraming mga
kailangan mga requirements, ganun. So these are again part of the recommendation. For example, fast tracking government processes on clearances for agricultural goods, and I'll mention this, pero magbibigay din kami sa inyo. Ito na yan. Yan. For example, removal of the Certificate of Necessity to Import, or CNI, for fish. No? Tapos, digitalize and centralize the sanitary and phytosanitary import clearance system. Itutuloy din ang administrasyon ng pagbibigay ng ayuda sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng inflation. Nariyan din ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng Kadiwa stores at fuel discounts. Inaprubahan na rin ng Pangulo ang pagbuo ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook na pamumunuan ng Finance Secretary. Pangunahing trabaho nito ang maglabas ng demand at supply situation. Ang komite rin ang magre-rekomenda kung kinakailangang mag-angkat ang bansa. Hataw Balita! Pumalo sa 8.6% ang inflation rate sa bansa nitong buwan ng Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito'y bagyang mas mababa kumpara sa naitala noong Enero na 8.7%. Ayon kay Department of Finance Secretary Benjamin Jokno, magandang balita ito alinsunod sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa 8.5% hanggang 9.3%. Pakinggan po natin si Department of Finance Secretary Benjamin Jokno. First, good news, nag-level up na, baka slightly pababa, and that we forecast that maybe by around October, it will go down to the 4%, 2 to 4% level. Ayon sa PSA, pangunahing nakambag dito ang mabagal na paggalaw ng presyo ng transportasyon. Kabilang na rito ang presyo ng gasolina na mula sa 9.6% inflation noong Enero ay naitala lamang sa 3.8% inflation rate nitong nakaraang buwan. Kasama rin ang diesel na higit kalahati ang ibinaba ng inflation at ang motorcycles na may 3.5% inflation noong January, ngunit naitala na lamang sa 2.7% nitong Pebrero. Hataw Balita! Hindi pa rin umaalis sa mga Chinese vessel na nakita ng Philippine Coast Guard o PCG malapit sa Pag-asa Island. Pinakabago rito ay ang nasa 42 Chinese Maritime Militia vessel na namataan itong Sabado, March 4. Hindi matiyak ng PCG kung nabuwasan o nadagdagan pa ito sa naturang bahagi ng karagatan. Pakinggan po natin si PCG Commandant Admiral Artemio Abu. Incidentally, every time na magpatrolya tayo doon, meron tayong nakikita. And we cannot tell na permanente na sila doon. Malay mo, nagpapalit-palit sila doon. Ayon kay Abu, bukod sa pananatili ng presensya ng Chinese vessels, ay nangingisda rin ang mga ito doon. Wala pa silang impormasyon kung may anumang konstruksyon na ginagawa ang mga Chinese vessel sa naturang lugar. Gayunman, sinabi ni PCG Spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sinusubukan din nilang paalisin ang mga dayuhang barko sa teritoryong nasasakupan ng Pilipinas. Ngunit patuloy anyang binabaliwala ito ng kanilang Chinese counterpart. Pakinggan po natin ang pahayag ni Commodore J. Tariela. Coast Guard station po natin sa Pag-asa ay patuloy pong sina-challenge ito over the radio, no? Na sinasabi na ang 12 nautical miles ng Pag-asa Island ay territorial sea ng Pilipinas at tayo ay may sovereignty dito. Ganun pa rin po ang ginagawa din po ng China. Sila naman po ay hindi nagre-responde sa tawag ng ating mga Coast Guard personnel. Diniyak din ng PCG na wala namang napapaulat na engkwentro sa pagitan ng mga Chinese vessel at mga Pilipinong nangingisda sa West Philippine Sea. Naipadala na ng PCG ang mga naturang impormasyong nakalap nila sa National Task Force on West Philippine Sea para sa kaukulang aksyon. Hataw Balita! Sa iba pang balita, natukoy na ng Philippine National Police o PNP kung sino ang may-ari ng sasakyan at baril na ginamit sa pagpatay kay Negros Oriental Gobernador Roel De Gamo. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, pawang mga sibilyan ang lumalabas
batay sa beripikasyon na isinigawa ng PNP. Habang taga Cebu naman at Cagayan de Oro ang may-ari ng mga sasakyan na ginamit ng mga suspect na kalaunan ay inabando na rin ng mga ito. Pakinggan po natin si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Yung baril po ay meron na pong resulta po yung verification po ng ating Firearms and Explosive Office. Yung iba po dyan ay walang records po sa ating FEO at wala po, yung iba ay walang serial number. Ito ay yung iba naman po ay may lisensya subalit expired na po. Samantala, kinumpirma rin ni Colonel Fajardo na ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP ang pagtukoy sa mga hotspot area o lugar na mayroong matinding labanan sa politika. Ito'y upang makapag-deploy ang PNP ng sapat na bilang ng mga tauhan para maiwasan ang patayan sa magkakalabang politiko. Ang direktiba po ng ating presidente ay alamin na kung saan ng mga areas yung may mga intense political rivalry para kasama po yan actually doon sa ginagawa pong threat assessment ng PNP sa ngayon at iniintay lamang po nating makumpleto ito. Ito yung magiging giya po ng PNP kung kailangan pong magdagdag ng additional personnel doon po sa mga areas na may mga namomonitor po tayo na mga intense political rivalry at iba pang mga presence po ng mga local terrorist groups at mga armadong grupo para kahit paano po ay ma-stabilize yung sitwasyon po doon sa mga areas na ma-identify po natin na mga hotspots po. Noong March 4, pinasok ng mga suspect na pawang mga ex-army ang bahay ni Governor Degamo sa Pamplona. Binaril ang mga suspect ang gobernador na ikinamatay din ng walong iba pang sibilyan. Politika ang isa sa motibong tinitingnan ng PNP sa nangyaring pamamaslang. Hataw Balita! Patong-patong na kasong murder ang inihain laban kay Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Tevez dito sa Department of Justice o DOJ hapon itong Martes, March 7. Bukod kay Tevez, mayroon pang lima na sinampahan ang kaparehong reklamo. Pinangunahan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at pamilya ng mga biktima ang paghahain ng reklamo. Ayon sa abogado ng complainants na si Attorney Levito Baligod, nangyari ang insidente ng pagpatay noong 2019 kasama sa biktima ang board member na si Miguel Dungog na napaslang noong March 2019. Ang ibang krimen ay nangyari umano noong May at June 2019 din. Dagdag pa ni Attorney Baligod, mga kasama sa assassination group ang magsisilbing mga testigo sa inihain nilang mga reklamo. Pakinggan po natin si Attorney Levito Baligod. Apat pa lang ang na-file namin, but I think there will be more because in my record, based on the complainants, there were 12 murders committed between the period 2018 and 2019 involving one group of hired assassins. Inutusan sila mismo. No? They were summoned by... Allegedly, they were summoned by Congressman Tevez, gave them the instructions to assassinate these victims, at marami pa silang detalye na sinabi. Samantala, patuloy na kinukuna ng UNTV News ng pahayag si Congressman Tevez hinggil sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Subalit una nang itinanggi ng mambabatas na sangkot ito sa pagpatay kay Governor Degamo. Hataw Balita! Na cite in contempt ng kamara ang mga opisyal ng Argo Storage at ang legal counsel nito matapos tumanggi na magbigay ng impormasyon sa isinasagawang investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food sa issue ng pagmamanipula sa supply at presyo ng sibuyas at iba pang agriculture products. Sa moto proprio inquiry ng komite, nais malaman ng mga mambabatas ang listahan o kung sino-sino mga nag-iimbak ng sibuyas sa kanilang cold storage facility. Tumanggi ang mga nasabing opisyal na ibigay ang mga kinakailangang impormasyon dahil confidential umano ang mga detalye at nakalagay din nila ito sa service contract ng kanilang kumpanya at mga kliyente. Hindi naman ito tinanggap ng mga mambabatas lalo na't may ibang mga cold storage facility ang nakapagsumiti naman ng mga kinakailangang datos at impormasyon. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag
ng mga mambabatas na sina Quezon 1st District Representative Wilfredo Mark Enberga at Cavite 4th District Representative Elpidio Barsaga Jr. The chair cites the said people, Mr. Efren Zuleta Jr., John Patrick Sevilla, and Mr. The attorney John Doe, to be named by Mr. Sevilla in contempt. Even if there is a provision in the service contract that it is confidential, that will not be binding on us. Otherwise, ang gagawin lang lahat ng dokumento may confidential clause para hindi madala rin sa Kongreso. We cannot accept that. Kabilang sa mga pinatawan ng contempt sina John Patrick Sevilla, Operations Manager ng Argo, ang presidente nito na si Efren Zuleta Jr. at ang legal counsel na si John Ryan Cruz. Pinagpapaliwanag naman ng mga mambabatas ang Bureau of Land Industry kung bakit mayroong mga hindi accredited na cold storage facilities na hindi pa pinapasara. Isa na nga sa hindi accredited na cold storage facility ang Argo Trading. Pinagpapaliwanag naman ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo ang Bureau of Land Industry o BPI kung bakit hindi pa pinapasara ang mga hindi accredited na cold storage facilities. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Kung ikaw ay not accredited at pinuntahan mo, ang dapat mong sabihin is sarado ka na kasi hindi ka compliant. So nakakapagtaka, nagpa-picture pa po kayo sa Argo. Hindi pa dapat pinasara nyo na po. Ayon naman kay BPI Director Glenn Panganiban, matagal na nilang sinasabihan ang nasabing kumpanya na magpa-accredit. We issued the show cause orders na po para po doon sa mga hindi pa ano talaga. Sa ngayon po siguro nag-ooperate pa. Ayon sa BPI, bukas naman sila na sundin ang rekomendasyon ng mga mambabatas na maipasara ang mga cold storage facility na hindi accredited. Hataw Balita. Sumalang nitong Martes, March 7, sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ang pito sa mga suspects sa pagkamatay ni hazing victim John Matthew Salilig. Kasama na rito ang master initiator na si Daniel Perry alias Sting. Sa pagdinig, inamin nito na alam niya ang ipinagbabawal sa batas ang hazing. Ayon sa kanya, naging master initiator lamang siya ng naturang initiation rites kung saan kasama si Salilig. Pakinggan po natin ang naging pahayag ng master initiator na si Daniel Perry alias Sting sa harap ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam mo, may binabayulit kang batas. Alam mo, opo, in the first place. Opo, sir. Alam mo. Opo. Pero bakit tinuloy pa rin ninyo? Ginawa pa rin ninyo? Sir, kasi dahil po yun, i-stop na po. Itigil na po yung i-re-reschedule na po kasi wala po talagang mahanap na venue that time. Then, yung ibang, may brads po na nag-offer ng venue po. Inamin din ni Alias Ting na kasama siya sa nagbaon ng katawan ni Matmat. So, paano ka nakaho kayo ng 2 feet? Nag-ano po ng bala, kumuha po ng bala. Itala na kayo. Talagang plano niyong ilibing na. Opo, kasi yun na po yung napag-desisyon po ng iba po, which is hindi naman po yung opinion. Na-question ng mga mambabatas ang umano'y pagkukulang ng eskwelahan sa ganitong mga aktibidad. Ayon sa ilang sangkot na estudyante, hindi rin umano sila nagkaroon ng anumang orientation kontra hazing bago magsimula ang semester na nire-require sa ilalim ng anti-hazing law. Pero itinanggi ito ng pamunuan ng Adamson University. Ayon sa Office of Student Affairs ng Adamson, hindi rehistrado ang tao gama P sa kanilang universidad dahil hindi nila kinikilala ang anumang uri ng fraternity at sorority maliban sa tatlong samahan sa College of Law. Pakinggan po natin si Attorney John Nelin Nabalaska, ang Office of Student Affairs Director ng Adamson University. Your Honor, it's on record that we have these activities as early as 2018. Our captive audience are usually our first year and second year from the NSTP classes, Your Honor.
It's not a recognized student organization, Your Honor. It is our policy that we don't recognize sororities and fraternities in the universities. Pero napuna ni Senator Francis Tolentino kung bakit sa Marso pa magsisimula ngayong taon ang orientation imbis na noong Enero bago magsimula ang semester. Pakinggan po natin si Senator Francis Tolentino at Nabalaska. Kung ginawa natin noong January, bawal kayong sumali sa ganitong hazing. Kung nagawa kaya ito, napigilan natin itong kamatayan ni Matmat. Kung nagawa niyo yung trabaho niyo, namatay si Matmat February 18. The timeliness was properly scheduled, no? Si Senator Rapi Tulpo, iminumungkahing isama na pati ang mga may-ari ng venue kung saan ginawa ang initiation rite sa parurusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang Senado sa saliling case. At sa ating ulat panahon, magandang balita po mga kasambahay, dahil wala pong na-monitor o inaasahang sama ng panahon, low pressure area o LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR na maaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, ang northeast monsoon o ang hanging amihan po ang patuloy na umiiral at nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, kaya sa darating na 24 na oras ay makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at taas na tsansa ng mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog dulot ng shear line. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Metro Manila, Visayas at ang nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Samantala, sa Caraga at Davao Region ay maasahan pong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa shear line. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay maasahan pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms o shear line. Manatiling alerto po sa posibleng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa lawag ay maglalaro mula 18 hanggang 31 degrees Celsius, sa Tugigaraw mula 18 hanggang 29 degrees Celsius, sa Baguio City naman ay mula 11 to 22 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 20 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 19 to 29 degrees Celsius, at sa Legazpi City mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, asahan po natin maglalaro ang temperatura mula 23 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius, 25 to 30 sa Cagayan de Oro area. Sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius, 24 to 31 sa Davao City area. At sa Zamboanga, mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Dahil po sa epekto ng hanging amihan ay mayroon po tayong nakataas na gale warning sa mga baybay ng Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, northern coast ng Quezon, kabilang ang northern at eastern coast ng Polillo Islands, Camarines Norte o northern coast ng Camarines Sur, northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar, eastern coast ng Palawan, kabilang ang Puyo at Cagayan Silio Island at Antique. Inaasahan naman po ang taas ng alon sa mga nabanggit na baybayin, aabot po ng hanggang 4.5 meters. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may malilit na sasakyang pandagat, ay hindi po pinapahintulutang pumalaot sa mga nasabing baybayin. Ang araw po ay sisikat alas 6:09 ng umaga. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Corrections o BUCOR na hindi muna itutuloy ang planong pagtatayo ng pasilidad sa Masungi Geo-Reserve sa Rizal. Sa pagdinig sa Senate Committee on Tourism, sinabi ni BUCOR Director General Gregorio Katapang Jr. na pag-aaralan munang maigi ang planong relokasyon ng BUCOR Headquarters at ng New Bilibid Prison.
kabilang anya sa kanilang ikinokonsidera ang magiging epekto sa kapaligiran ng gagawing konstruksyon ng mga pasilidad. Pakinggan po natin si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Most importantly, the 270 hectares of land awarded to Bucor pursuant to Presidential Proclamation Number 1158 as the site of the new Bilibid prison will no longer push through, including the plan to relocate its national headquarters to this site, will be held in abeyance pending further studies to be undertaken, taking into consideration the impact on the environment with the construction of Bucor facilities in the area. Hoy, simula ngayong Miyerkules, March 8 ay titigil na ng grupong Piston at Manibela ang dapat sana isang linggong nationwide transport strike. Ito'y kasunod ng pagpupulong ng dalawang transport group leader kay Presidential Communication Secretary Cheloy Garapil at kay Office of the Executive Secretary Yusek Roy Cervantes sa Malacanang nitong Martes, March 7. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, kaysa naman umano sila sa nais ng pamahalaan na modernize ang mga pampublikong sasakyan. Pero sana anya ay gawin ito sa paraang walang mapag-iiwanan, makatao at makatwiran. Pakinggan po natin si Manibela Chairman Mar Balbuena. Pangahawakan namin ang pahayag ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bukas ang administrasyon sa pag-aaral at pagrebisa ng implementasyon ng PUB Modernization Program upang mapanatili ang kabuhayan ng ating mga PUB drivers at operators. Sa dahilang ito, upang masimulan ang diskurso, nagdesisyon ng aming grupo na ihinto ang transport strike kasama ang piston at magbalik pasada na simula bukas. Sa Facebook post ng Manibela, sinabi nito na walang mangyayaring phase out. Ihayagaan nila sa isang press conference ang napag-usapan nila sa pagpupulong mamayang alas 10 ng umaga. Ayon naman sa palasyo, inutusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na palawigin ang deadline ng consolidation sa December 31, 2023 upang muling pag-aralan ang probisyon sa PUB Modernization Program. Magsasagawa rin anila ang LTFRB at ang Department of Transportation ng malalim at malawak ang konsultasyon upang matiyak na magiging maayos ang implementasyon ng programa. Hataw Balita! Nagpaabot ang 2.5 million pesos na donasyon ng Senado sa mga biktima ng malakas na lindol sa Turkey. Ibinigay ito ng Senado sa Red Crescent Society of Turkey sa pamamagitan ng Philippine Red Cross. Nag-adapt din ang resolusyon ng Senado na nagpapahayag ng pakikiramay sa mga biktima ng lindol sa Turkey at Syria. Tinanggap ni Turkish Ambassador to the Philippines niya si Ebren Aykol at former Senator at Philippine Red Cross Chairman ang resolusyon at donasyon. Hataw Balita! Magbibigay ng 10,000 pisong tulong pinansyal ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga overseas Filipino workers o OFWs na hindi pa rin nabibigyan ng kanilang back pay mula sa Saudi government. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Ople, bagamat maliit ang 10,000 piso, maas silang kahit papaano'y makatutulong ito sa mga naapektuhan sa kanilang mga pamilya. Manggagaling sa DMW at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pondo. Ayon kay Ople, hinihintay na lang na mapirmahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Memorandum of Agreement para ma-schedule na ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Hataw Balita! Nagbabala ang Department of Health o DOH laban sa paggamit ng gamot na para sana sa mga may type 2 diabetes sa pagpapapayat sa kasunod ito ng pag-viral sa social media ng injectable drug na semaglutide dahil umano sa epekto nito na makapagpababa ng timbang.
dahil dito nagkakaubusan umano ang nasabing gamot sa mga butika at maraming mga pasyente ang hindi na makabili nito. Ayon sa DOH, ang semaglutide ay isang aprobadong gamot para sa mga mayroong type 2 diabetes. Maaari nitong mapababa ang timbang dahil napakakonti nito o napakokonti nito ang kinakain ng isang individual na gumagamit nito dahil sa pagkawala ng appetite kabilang na sa mga fatty foods. Pero ayon sa DOH, dapat gumamit lang ng gamot na reseta ng doktor at para sa intended purpose nito. Dapat din anilang tiyakin na aprobado ng Food and Drug Administration ang mga gamot na iinumin o gagamitin. Hotaw Balita! Maghahandog ng libreng sakay ang MRT 3 at LRT Line 2 para po sa lahat ng mga kababaihan ngayong Miyerkules, March 8. Sa abiso ng Light Rail Transit Authority at MRT Management, magsisimula ang libreng sakay sa mga kababaihan ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa mga otoridad, at ito'y bilang pagpupugay sa mga kababaihan para sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso. Hotaw Balita! Muli na namang nianig ng malakas na lindol ang Davao de Oro kahapon na tumaon pa sa kasagsagan ng kanilang selebrasyon ng Bulawan Festival. Dahil dito, kinansila ng provincial government ang karamihan sa mga aktibidad sa probinsya na may kaugnayan sa selebrasyon. Si Lucille Lloren humahatawa. Kontaminado na ng kemikal ngayon ang tubig dagat sa ilang lugar sa Oriental Mindoro matapos ang nangyaring oil spill. Ito ang kinumpirma ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Puso nito, sinimulan na ng ilang private sector sa paglilinis para wag nang kumalat pa ang tumagas na langis na maaaring makapekto sa kalusugan ng maraming residente. Si Alan Manansala, humahatawa. Hotaw Balita! Batay sa ginawang pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, lumabas na kontaminado ng mga kemikal ang tubig dagat mula sa mga lugar na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. The sampling that we took for the 5 days, for the first five days, already failed the standard for oil and grease. So, hindi na po pasado ito. Bagay na nagpapatunay na delikado ng paliguan ngayon ang dagat, lalo na ng mga bata. Maging ang mga isda sa dagat, idadaan din sa pagsusuri upang malaman kung ligtas pa itong kainin. Maging ang kalidad ng hangin at ang pinagkukunan ng tubig. Ayon sa Department of Health o DOH, kapag na-expose sa kontaminadong tubig at hangin ang isang tao, maaari itong magkaroon ng sakit sa baga at balat na posibleng mauwi sa cancer. These are carcinogenics. It could also affect the immune system. Pero kung itatanong kung kailan babalik sa normal ang kalidad ng dagat, ito ang bagay na hindi pa masagot ng DENR. So to answer your question po, we really don't know. Because we don't know how much oil is still left to spill. And so this is something that is an unknown at this time. Gamit ang tugboat ng Malayan Towage and Salvage Corporation, ang hired contractor ng RDC Real Marine Services Incorporated na nagmamay-ari ng lumubog na oil tanker, inuumpisahan na ang pagkukontrol sa tumagas na langis. Ayon kay Captain Jonathan Vega, ang Marine Superintendent ng Malayan, pasulpot-sulpot o hindi tuloy-tuloy ang paglabas ng langis mula sa source nito, batay na rin sa kanilang pag-aaral. Matataas din ang mga alon sa dagat kaya hindi makapaglatag ng oil spill boom na magkokontrol sa pagkalat ng tumagas na langis kaya nagtatagal ang operasyon. So, sobrang lakas ng alon, you cannot identify the actual source. So hinihintay namin yung from NAMRIA, yung actual GPS position ng source. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Romerlito Bones Dolor, isang barko pa mula sa China ang parating upang dalhin ang isang mechanical robot na gagamitin sa pagsipsip ng mga langis sa dagat. Nakapag-mobilize na rin ang ilang opisyal ng Harbor Star na isa rin sa mga inupahang kontraktor ng RDC na nakatoka sa paglilinis ng baybaying dagat. Naghahanap naman sila ng mga residenteng makakatulong sa gagawing clearing operations.
Dito i-identify ng Harvard Star ang pamilyang apektado ng oil spill, kakatulungin at susweldohan. Siyempre limited lang din po dahil kung ilan lang kailangan. For example, sa isang area, 10 tao lang po yun. Kung gaano katagal ang paglilinis, yun lang po ang may bibigay natin. Kung ano man yung compensation na kailangan ng mga taong bayan, I think it's up to the mayors ng bayan kung paano sila makukompensate. Base na rin sa kanilang assessment, posibleng abutin pa ng 3 buwan para tuluyang malinis ang apektadong mga baybayin. Dumating na rin sa Oriental Mindoro ang foreign specialist na tutulong sa paglilinis ng tumagas na langis. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Oriental Mindoro, Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita! Nais imbestigahan ng isang mambabata sa kamara ang nangyaring oil spill mula sa motor tanker na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Inihain ni Cavite 4th District Representative Elpidio Barsaga Jr. ang House Resolution No. 829 para paimbestiga sa House Committee on Natural Resources dahil sa naging epekto ng nasabing oil spill sa kalikasan. Nasa 800,000 liters ang langis na kumalat sa karagatan ng nauhan sa Oriental Mindoro. Ayon sa inihaing resolusyon, nasa 20 hektaryang coral reef, 9,900 hectares ng mangroves, 6,000 hectares ng seagrass at iba pang marine life ang apektado ng oil spill. Hataw Balita! Humingi ng tulong sa pamahalaan ng ilang mangingisda sa Oriental Mindoro bunsod ng pagpapatupad ng fishing ban sa 9 na bayan sa naturang probinsya. Si Bon San Pedro humahataw. Hataw Balita! Problemado si Mang Alain kung paano maitatawid ang pang-araw-araw na pangailangan ng pamilya, lalo na ang kanilang kakainin. Isa kasi siya sa 15,000 mangingisda na pinagbawalang pumalaot ng provincial government dahil sa oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. Kung 1 linggo lang tatagal ang fishing ban, ay kaya pa nitong gawan ang paraan, pero kung 1 buwan o higit pa, ay mahihirapan na aniyang mairaos ang araw-araw nilang pangangailangan. Abot pa, pwede pa, pwede pa. Huwag lang tumagal lang mga 1 buwan. Pero pag mga buwan na siguro, wala na. Ganito na lang lagi. Ay, siguro mamumundok na lang. Magtatanim na lang siguro ng saging. Eh wala eh. Hirap ng buhay. Kaya ngayon ay humihingi na ng tulong si Mang Alain sa lokal na pamahalaan sa kasalukuyang umiiral ang pagbabawal sa pangingisda o fishing ban sa kanilang lugar. Ang panawagan ko sa local government, lalong-lalo na sa mga nakakataas na posisyon sa ating bansa, na sana matulungan ang mga tao dito sa amin sa Barangay Kalima na umaasa sa pangisdaan lamang. Sana sa makatulong kayo sa amin. Batay sa ginawang assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, lumabas na apektado na ang mga mangisda sa pag-iral ng fishing ban. Yes, ano naman yan, automatic dahil sa ngayon talagang naapektuhan ang fish production doon sa area. Pero kung fishing industry ang pag-uusapan, kaya din naman umanong suplayan ng karatig na lugar ang pangangailangan ng Oriental Mindoro. Ang commercial fishing, hindi naman sila masyadong apektado kasi sa laot talaga sila, sa malayo sila. Ang Mindoro ay isa rin sa mga pinagkukunan natin ng isda. Pero the good thing about now is nasa peak season naman tayo, so maraming mga ibang lugar na mapagkakunang alternatibo. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng tulong mula sa pamahalaan ng Oriental Mindoro sa mga residenteng apektado ng oil spill. Yun pong inyong ayudang matatanggap na pagkain ay hindi ngayon lamang. Hanggat di natin na i-stabilize ang sitwasyon ninyo, commitment ng Pangulo ng Republika at commitment ni Secretary Rex, ipapadaloy sa pamamagitan ng Kapitolyo kada 4 na araw hanggat kakayanin namin, magdadala po dito ng supply ng pagkain sa bawat mangingisdang na apektuhan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko,
ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Pola Oriental Mindoro, Von San Pedro, humahataw! Hataw Balita! Muli na namang nianig ng malakas na lindol ang Davao de Oro kahapon na tumaon pa sa kasagsagan ng kanilang selebrasyon ng Bulawan Festival. Dahil dito, kinansilaan ng provincial government ang karamihan sa mga aktibidad sa probinsya na may kaugnayan sa selebrasyon. Si Lucille Lloren humahataw. Hataw Balita! Marami sanang naka-line up na events sa Davao de Oro para sa selebrasyon ng kanilang Bulawan Festival ngayong Miyerkules, March 8. Pero mauudlot ang karamihan sa mga ito, kabilang na ang isang concert. Ito ay matapos suspindihin ng provincial government ang mga aktibidad na may kaugnayan sa selebrasyon kasunod ng magnitude 5.9 na lindol pasado alas 2 ng hapon kahapon. Naitala ang epicenter ng lindol sa New Bataan. Nakunan pa ng isang netizen ng video ang pagbagsak ng mga bato sa bahagi ng Shadol sa nasabing bayan. Nagsilabasa naman ang mga empleyado ng munisipyo at agad na sinuspindi ang trabaho. No, isip nga ako akong advice nga pa uliun sa gid sila. Kay medyo dili pud maayo ang kahimtang sa to ang munisipyo, then ang mga barangay po nato. Possible nga katong mga kinanglan nga i-evacuate mga tao, ipa-evacuate din nato, no? Sa bayan ng Maragusan, pansamantalang inilikas ang ilang mga pasyente sa labas ng isang ospital. Kasunod ng lindol, sinuspinde ni Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa buong probinsya kahapon. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig lugar. Sa Tagum City, nagsitakbuhan papalabas ang mga tao mula sa loob ng isang mall. Grabe itong linuga! Linuga again! Nabasag ang mga salamin sa bahagi ng food court at nagkabitak-bitak ang ilang tiles ng sahig sa may supermarket. Natuklap naman ang mga kisame sa grocery area sa isa pa ring mall sa lungsod. Sa bayan ng Kapalong Davao del Norte, isinugod naman sa ospital ang ilang mga bata matapos matumba at magtamo ng sugat. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 11, ilang landslide ang naitala kasunod ng lindol at may mga kalsada na hindi pa rin maaring madaanan. May ilan rin nagtamo ng sugat, pero wala pang eksaktong ulat sa ngayon kung ilan ang bilang ng mga ito. May mga pamilya rin inilikas. Mas delikado ang namin sa sunod sa among panimalay kay kadalasan sa mga balay diri na nagka-cracking na gud siya, na nagani nga nangahugno nga balay. Hinihintay pa rin ng Office of Civil Defense 11 ng ulat mula sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa mga bahay at gusali o infrastruktura na nagtamo ng pinsala. Nitong Lunes, March 6, niyanig din ng magkakasunod na magnitude 4.9, 4.2 at 5.9 earthquake ang Davao de Oro. Matapos ang lindol, gumuho ang hagi ng Maragusan, New Bataan Road. Noong February 1, niyanig din ng magnitude 6 na lindol ang probinsya kung saan umabot sa mahigit 80 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang Davao de Oro ay isa talaga sa mga seismically active regions sa bansa. Dito, matatagpuan ang East Compostela Valley Fault, West Compostela Valley Fault, Central Compostela Valley Fault, at Nabunturan Caraga River Mati City segment na bahagi ng Philippine Fault. Dahil sa magkakasunod na lindol, muling nagpaalala ang Davao de Oro PDRMO sa mga residente na maging maingat at manatiling kalmado sa ganitong mga sitwasyon. Nagpaalala rin ito sa mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Lloren, humahataw! Tinibag ng AFP Cavaliers ang NHA Home Masters para umakyat sa unang pwesto sa standings ng UNTB Cup Season 9 Eliminations. Samantala, umakyat ng dalawang pwesto ang GSIS Furies matapos ang come from behind win laban sa Senate Defenders, habang inilaglag naman sa ilalim ng standings ng Malacanang Team OPPMS Trailblazers ang PNP Responders. Si Bernard Dadis humahatawa.
Ginulat ng Malacanang team of PPMS Trailblazers ang PNP responders matapos itong patumbahin sa kanilang bakbakan sa Nova Desi Convention Center sa score na 97-91. Abante pa ng 4 na puntos ang responders sa end of first half sa score na 41-37. Subalit unti-unting nakahabol ang Trailblazers pagpasok ng second half at hindi na pinabawi pa ang PNP. Binuhat ang opensa ng Malacanang team ni na Chris Vincent Dalaten na may 27 points at 13 rebounds. John Kenneth Alhard na may 29 points at si Robert Fondo na may 26 points, kaya tinanghal na best players of the game. Going against PNP, sabi naman namin, mukhang kaya kung makuha lang namin yung gusto naming base ng laro. Kasi feeling ko kaya namin takpuan yun. At ito naman ang nangyari, nakuha namin sa takpuan yung laro. Sinabi ko lang is to run the system at gamitin namin yung advantage namin, which is our leg. Nawala yung game plan namin kanina, nawala sa focus ng team. Medyo nagkagulo-gulo, hindi na na-control. Kaya kung papansin natin, pagdating na late third quarter, medyo nagbago yung galaw ng team. Nawala kasi kami sa game plan, hindi na na-control. Medyo na-frustrate yung mga players . Kaya hindi na balik yung dating laro ng PNP. Kung papansin nyo, parang nanggigigil yung mga player para makabalik agad. Kaya biglang lumayo rin yung kalaban . Isa pang come-from-behind win ang ipinamalas naman ng GSIS Furies laban sa Senate Defenders. Tinambakan ng 10 puntos ng Senate ang GSIS sa end ng second quarter. Subalit nagawang baligtad rin ito ng GSIS sa pagtatapos ng game nang sila naman ang may abante ng 10 puntos sa score na 76-66. Ito ay sa kabila na hindi nakapaglaro ang isa sa kanilang key player na si Maki Escalona. Sumandig ang Furies kina James Abuga na may 21 points at 10 rebounds at Robert Diaz na may 14 points at tinanghal na best players of the game. Para sa akin, yung puso ng players, nakinig sila sa amin, hindi sila sumuko. Simula umpisa hanggang huli, hindi sumuko. Nagtiwala sa mga coaches. Kung ano yung napag-aralan namin, yung nag-viewing kasi kami. In-scout namin kung paano maglaro ang Senate. So, nag-stick sila doon sa system namin. Part ng strategy namin yun . Pagurin muna sila sa first half and then sa second half, tsaka kami tatatakbo. Dahil sa panalo, umakyat muli sa standings ang GSIS sa may 5-3 win-loss record. Habang ito na ang ikatlong sunod na pagkatalo ng Senate Defenders. Tinibag naman ng mainit na opensa ng AFP Cavaliers ang NHA Homemasters sa main game sa score na 93-66. Nagpaputok ng 22 puntos at 11 rebounds si Romeo Almirol habang bumomba naman ng 22 points, 7 rebounds, 5 assists at 3 steals si Jerry Lumungsod para pangunahan ang Cavaliers. Dahil sa panalo, umagapay na sa top spot ang AFP sa Judiciary Magis na may 5-2 win-loss record. Step up namin yung defense namin. Kasi sabi ko sa kanila, may tendency, ang dami namin turnovers ng first half . So, na-lesson namin ng second half. Sabi ko sa kanila, gawin lang natin yung preparation natin sa practice. So, nag-step up naman, na-execute na maayos yung defense and offense, gladly we win. Totally nawala kami sa composure. Easy basket, hindi pumapasok. Pass breakan kami, out-rebounded kami. Totally wala. Sorry. Medyo nawala na naman sa focus yung mga players ko. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Hataw Balita.
Okay, salamat po sa ating mga live viewers sa ating pong Facebook at YouTube account. At kami po ay muling nag-aanyaya sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 8 na po tayo. Mamaya po muli, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 37, Talatang 3. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-8 sa buwan ng Marso 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.